Hello mga ka-viewers, kamusta po kayo ngayon? E nagbabalik po ako para update kayo sa another vlog. For today's video, for sure mga ka-viewers, ang tagal nyo na po nag-aantay na magkaroon tayo ng house tour. And finally, ito po meron tayong subscribers na kumontak sa atin. So ito pong house niya, ang design po neto is tropical industrial vibes po na bahay. Ang kanyang lot area ay maabot po ng 2,200 square meters. Then yung kanya pong bahay is 300 square meters po ang total floor area. Meron po itong apat po na bedroom and meron po itong 2 bathroom. And meron pa po itong outdoor house or outdoor guest house na meron pong outdoor bathroom. So tara po, mag-tour na po tayo dito sa bahay niya. So, let's go! Start po tayo sa front ng bahay. So, ito po ang design ng kanyang bakod. So, bakod pa lang po. Industrial na po ang datingan. And ito naman po ang kanyang service gate. Ayan. And syempre, ito naman po yung pinaka gate po ng kanyang sasakyan. So, ito pong gate niya na ito ay motorized po yan, powered by remote. Galing, no? Pakita ko lang po muna sa inyo yung front view po ng house, side view at back view para at least more ideas po ang makuha ninyo. Para po sa exterior po pala ng house, ginamit po dito is black and brown. Then naglagay po yung owner ng maraming halaman para ma-achieve po yung pagka-tropical vibes. And yung nakita niyo pong daan na ito, papunta po ito sa garage at aalamin po natin bakit po doon nilagay sa likod ang kanyang garahe. Then dito po sa gilid po ng bahay, meron po dito mga huge na sliding door. Meron pong access papuntang living area. And meron naman pong access papunta sa auxiliary kitchen. Ito naman po yung back view, which is kung saan located po ang kanyang garahe. So dito po nilagay ng owner yung garahe po niya kasi ang purpose po, syempre ayaw niya daw pong matakpan po yung front view ng house. Kaya dyan po nilagay. Saka okay naman po since maluwag po yung space ng lote niya. Okay nga naman po talaga ilagay dyan. And ito po mga ka-viewers ay syempre naka-landscape din po yan. At aside po dito sa likod po ng house, meron po siyang tinatawag na outdoor bathroom at outdoor guest house. Mamaya papakita ko po sa inyo yan. Pukusan naman po natin yung house materials. Bale, ito po pala muna yung halaman. Calathea plant po ang tawag dyan kung type po ninyo. And dito po sa mga windows niya, ang ginamit po dito is jalousie or tinatawag po nilang louver na nilagyan po ng security screen. Mamaya explain ko po sa inyo yan. Ngayon po kasi marami pong gumagamit ngayon ng jalousie. Nagbabalik po sila. Pero syempre, nasa modern era naman po, no? Ayan po, oh. Tapos po, dito naman po sa tabi niya, nakikita niyo pong accent wall. Ito po ay WPC na perfect po pang outdoor. And meron po yung wall lights sa center. At para po sa ceiling po na kanyang mga roofing, ito po ay spandrel at ang design po niyan is wood grain na meron po mga pin lights na rin. And para po sa gutter, color black po yan. And yung downspout po or dinadaanan po ng tubig ulan, pinakulay niya po yan ng color black. Next po nating fokusan, ito naman pong kanilang napakaganda po na terrace. Para po sa kanilang terrace, naglagay po sila ng CCTV to add security. Ito po, fluted panels po yan. And syempre, yung kanila pong screen door naman po ay matibay po ang casement nito, quality. And tingnan nyo po yung mesh niya, hard mesh. Ayan po. Then kanina ko pa rin po pinapansin yung mga wall lights po nila kasi talagang ang lakas din po maka-industrial. Ito daw po, nabili daw po yung mga yan sa City Hardware. Ganito po yung itsura niyan sa malapitan. Kung type po ninyo, screenshot nyo lang po. And tanongin natin sa City Hardware. Para po sa switch at outlet, color gray po yung nilagay po ng owner. Ayan. And dito naman po, syempre, may makita kayong Bible verses po, Joshua 24:15. Ang galing, no? And dito naman po mga ka-viewers sa wall na ito, naglagay po sila dito ng bricks para po magkaroon ng accent yung house. And syempre, pasok pa rin sa industrial theme. Since ito po ay high ceiling po na bungalow house, naglagay po sila ng rod para sa ceiling fan. At ito pong ceiling fan, nabili po nila ito sa Fasher. Para naman po sa flooring, 60 by 60 po na rustic tiles yung nilagay na may pagka-steel po ang datingan. Noong napanood po ni owner yung ating vlog,
nung nakita niya po yung tiles, talagang dinayo niya pa po sa Florida Blanca, Pampanga para mabili lang po yan. And dito naman po, naglagay siya ng accent wall na tinatawag po na Breeze Blocks. Although maraming design po na blocks ngayon ang ginagamit po para sa mga ganito klase po ng bahay, pero itong design po na ganito, again, Breeze Blocks po yan. Then dito naman po, yung nakikita niyo pong kanya mga furniture dito. Ito po yung mga antique po yung wood, as in lumang-luma na po na ginawang modern look po. As per po kay owner, ito daw po ay galing ng Bataan. Kung ganito po yung mga klase na type ng furniture ang gusto ninyo, ilalagay ko po sa description box po kung saan po siya nag-order niyan. Ito po yung screen door nila, and ang nagustuhan ko po sa screen door nila, pag po clean-out siya, para siyang magnetic. Ito naman po yung main door po ng bahay. Bali, ito po ay custom made po na steel door. Pinagawa po yan sa Pampanga. And yung door handle po niya ay steel, custom made din po. So kung mapapansin niyo po, talagang may pagka-puzzle po yung datingan ng kanyang main door para pasok pa rin po syempre sa team niya. And ito naman pong smart lock niya, ang ginamit po is Yale. Shout out po kay Yale, kasi talagang napaganda po ng smart lock po nila. Dito muna po tayo mga ka-viewers mag-start sa kanyang living area. Living area pa lang po yan. Tingnan nyo naman po, iba na din ang atake, di ba? Napakaganda po. Talaga pong pinaghandaan po ng subscribers natin ang kanyang dream house. Talagang hindi niya po tinipid sa gamit, sa lahat-lahat po. Inassure niya na quality po yung mga ilalagay po sa loob ng house niya. Ito po mga ka-viewers yung ginamit nilang tiles sa kanilang house, sa living, dining, main kitchen po. Ito po ay 60 by 120. Matte finish po, ito na porcelain na wood look po. And para po sa kanyang steel door, ito po yung back view. So plain po siya, and yung kulay po may pagka dark gray po na matte finish. And talaga po dito po talaga ako na nostalgic, kasi yung kanyang windows, yung jalousy ay nagbabalik. Pero ito po ay modern type po na jalousy. Nung nakita ko nga po ito, I remember the boy, but I don't remember the feeling anymore. Parang ganun, no? Naalala ko yung nakaraan. Ito po yung nilagay sa kanilang window. Ito po ang mas kilala po sa atin ito na jalousy. Pero syempre para po sa mas classy louver po ang tawag dyan. Kung napansin nyo po, hindi lang po ito classic, modern na po ito na pagka louver. Kasi po yung pinaka glass po niya is tempered glass na. Then ang frame po na ito is black coated. And ang ganda po pag sinasara nyo siya ganyan. And one thing po napansin ko sa kanilang window or yung glass, hindi na po siya ganun ka-sharp unlike po sa dati. Ang finish po nito ay may pagka-curve, kaya ang sarap pong hawakan sa kamay. Ayan po, ang smooth lang na. Naka-security screen na rin po yan. And ang advantage po nito, pag ganito po yung ginamit ninyo sa ngayon, dati iniisip nila ay ang hirap na malinisin yan kasi ang daming layer ng mga glass. Pero po ngayon, dahil po ang ginamit po nila ay security screen na, yung pasok po ng alikabok ay hindi na po kagaya ng dati, talaga po nalilesen. And so far po sa akin ha, parang hindi siya classic. Parang po talagang kararating pa lang na itong gantong klase po ng paggamit sa windows. Napaka-modern po niya sa personal. Actually, kahit hindi po air-condition yung loob, ay presko po sa loob. Aside sa high ceiling siya, pinapresko po na itong pressure po na ceiling fan. And share ko na lang din po sa inyo kung type niyo po ang kanyang mga furniture. Galing po yan kay Vintage Hub. And habang nagtutur po tayo dito sa loob po ng house niya, talagang agaw pansin din po yung mga nilagay po dito na mga furniture gaya po neto. Talagang kaset po na, kaset tape po ang design niya. And galing daw po ito ng Laguna. And si Christian po yung gumawa, no? So sa description box, lalagay din po natin siya, baka may naghahanap. And tinarnuhan din po niya ng gantong design. Nabagay po sa kaset tape. Yung bricks po niya, hindi lang po syempre pang outdoor po ang purpose niyan, even pang indoor, perfect pong gamitin. Yun talaga yung mapapansin niyo po na pag industrial, pang outdoor, pang indoor, okay na okay gamitin. Alam niyo po mga ka-viewers, sa dami po natin pinuntahan na bahay, isa po ito sa pinaka-unique na pinuntahan natin at talagang best of the best. Kasi talaga po, ang ganda-ganda po ng loob, napaka-aliwalas, hindi nga lang po siya dream house, parang po talagang Airbnb na siya, at bawat area po ng house is Instagrammable. So, ang gusto ko po dito sa design din ng house nila is open concept. Pagpasok mo, talaga makikita mo lahat ng areas po ng bawat house. So, ito po, dito naman tayo next sa kitchen nila.
Ito po, sample natin yung kanilang wall. Nung unang pasok po dito, at tingin ko is tiles eh. Pero as per po sa owner, ito po ay mga wall talaga na pina-wall group niya. And ito po, yung mga nakita niyong hole, pina-design niya po yan, pina-grinder niya. Ang ginamit po dito na paint is asbesty. Tapos, ibang color po siya ng pagka-lime wash yung in-apply po dito. Ito naman po mga ka-viewers, kung napansin niyo po yung kanyang drop light or pendant light na nilagay po dito sa breakfast nook bar. Ito po ay custom made. Taga-Tarlac po yung gumawa niya. Bale, ito po yung itsura po ng kanilang main kitchen going sa kanilang living area po. Para po sa countertop po nila, ang ginamit po dito is black po na quartz na talaga meron po siya parang mga may kinang-kinang effect. Basta ganun po, no? Search na lang natin sa Google. And ito po, ang ganda po ng sink nila, ang brand po nito is Yuwo. Ito po yung mga ginagamit ngayon sa mga sink kasi modern sink po, marami nagagawa yan. Meron dito para sa glass and kayo na pong bahala kung paano natin iintindihin. Main kitchen na meron po again breakfast nook bar. So ito po ang original plan is counter bar. Pero po napagtanto po ni owner na hindi pala siya umiinom. So ginawa po nilang coffee area, which is best thing po nila na ginawa yon. At least po nagamit po yung area na ito at meron po silang alternative po na ginawa. Next po natin mga ka-viewers, dining area na meron po ditong dining set na nasa 10-seaters po siya. Ganun po, no? Meron po ditong sliding door na papunta po sa kanilang outdoor garden. Mamaya papakita ko sa inyo. Napakaganda po niyan paglabas nyo. And dito po, meron siya accent good look po na fluted panels. PVC po yan. And syempre po, may touch pa rin po ng black po yung interior paint po niya. After po natin sa dining, dito naman po tayo sa family area po nila. So ito po ang family area nila, kinoconsider din po natin mini sala. So dito po makikita nyo po yung family picture nila, meron silang family wall na tinatawag. And syempre yung pamilya Zambrano na pinagawa pa po nila. Meron po silang apat po na bedroom. So tara, pasok po tayo. So ito po si bedroom number 1. So same din po ng door dun sa pinaka main door. Puzzle look po yung datingan, steel door pa rin po yan kahit pa na sinabi ko. Ito po yung itsura po ng bedroom number 1. Ayan. So same po, yung window is naka-louver po yan. And naka-lime wash po yung wall na ito, accent. And nippon black po na semi-gloss po yung paint po dito. And yung ceiling fan po nila is Panasonic po yan na inverter. And ayan po yung design ng kanyang ceiling. Meron pong cob light po sa gilid. And talaga natutuwa talaga ako dito sa louver niya. Iba yung atake sa house. Ang ganda. And ito po yung itsura niya. Ito naman po yung kanyang wardrobe cabinet. Dito po nakalagay. And ang color po nito is may pagka-brown po. Dito po ang ginamit po sa kanilang tiles is 60 by 120 po na matte finish wood look po yan. After po natin kay bedroom number 1, dito po tayo kay bedroom number 2. Same vibes din po sila ni bedroom number 1, pero ito po ay meron dalawang windows. Ayan. And talagang ang ganda pong tingnan, no? Napansin nyo dahil po yung bakuran po ng owner is napapalibutan po ng mga halaman. Tingnan nyo po, umuulan ng berde po sa house nila. And syempre po, ang feels nun sa personal po, nakaka-relax po talaga siyang tingnan. Yung mirror nila, napakaganda. Nabili daw po ito sa Mandawi. Then, yung kanina pong pinakita ko sa inyo na center table sa terrace, ginawa po mga console table. Since tapos na po tayo dito sa dalawang bedroom, ayan, dito naman po tayo sa common bathroom nila. So, dito po yan located. So, dito po nagpalagay po yung owner ng additional storage po. Then, dito po, papunta po sa kanilang bathroom is meron po ditong console table na mala-antik po ang datingan. Any size na pinag-orderan po ni sir, kaya-kaya po nilang gawin from maliit hanggang sa mahaba po gaya neto. Eh, napansin ko din po, ito parang sensored. Ayan. Sensored lights po yung mga nandito. Ang galing. Dito naman po tayo sa kanilang common bathroom na meron pong barn door. Ito po yung itsura ng common bathroom po nila. Nagustuhan ko po yung tiles. Porcelain po yung nilagay ng owner na 60 by 60. And sabi ko nga po, ang galing niya mag-mix and match. Ito daw po ay galing ng tiles depot.
And ito na rin po yung mga bathroom fixtures niya. Yung kanya pong common bathroom is maluwag. Tapos itong kanyang window is steel louver po yan na merong blinds para at least pag maliligo po hindi po visible. Tapos po dito naman po yung kanyang shower area na meron pong niche. Ayan. Tapos may half po na shower enclosure. And natuwa po ako, meron silang orange soap na pampaputi kagaya ng bathroom ko, hindi nawawala yan. Anyway, dito po sa side na ito, meron silang urinal. Ayun po, no? Next po natin, doon naman po tayo sa mga iba pa po nilang bedroom. After po natin sa dalawang bedroom po na near po sa kanilang family area at common bathroom, dito naman po tayo sa master's bedroom. So dito po, bago kayo makapunta sa master's bedroom nila, meron po ditong accent wall. Ito po ay wall panel. Galing po ito kay Jadong. And ang galing po, no? Ang galing po mag-mix and match po ng owner kasi lahat po ay suwak na suwak at bagay po sa house niya. Anyway, tara, dito tayo sa master's bedroom. So dito po, pagpasok pa lang po, ang ganda naman po ng atake na naman ng tiles. 60 by 120 matte finish and ang smooth po sa paang. So ito po yung itsura ng kanilang master's bedroom. Itsura pa lang talagang feel na feel mo na master's talaga. Napakaganda po. Tignan niyo po yung ceiling nila. Ang ganda po na pagka wood look. So ito po ay PVC panel. And may pagka oak po ang kulay nito na tinernohan po nila ng accent wall dito sa kanilang background po ng bed frame. Ayan. Ano, maganda? Maganda. Uh-huh. Hindi lang lalabas dito. Tingnan nyo naman po mga ka-viewers. So, di ba? Nakaka-amaze. Then, gusto ko rin po yung ginamit na wall lights. Akmang-akma po talaga sa industrial vibes po ng house. Ayan. Ang galing, no? Then, ito po kanilang bed frame. Nabili po nila ito sa Vintage Hub. And ito po ay king size. Tingnan niyo po yung vibes ng kanyang wall lights, di ba? And another angle po ng master's bedroom. Ayan. So kung nakikita niyo po, itong kanyang wall dito ay may pagka-gray. Ito po ay lime wash ng Asbesti. Ayan po. No? Sana hopefully po makontakt tayo ni Asbesti. Kasi talagang trending po ngayon itong mga gantong color po eh. Yung mga ganyang paint po na ginagamit sa wall. And again, yung kanila pong ceiling fan sa center is Panasonic inverter po yan. Then yung aircon naman po nila, Hitachi po yung brand. Kung papansin niyo po ang kanilang bedroom, ang lakas po maka-hotel vibes. Pagpasok ko nga po kanina, hinahanap ko yung wardrobe cabinet nila. Then nagulat ako, ito po pala yon. Kasi akala ko, dinesign lang po itong mirror na ito. Pero hindi, ito po yung cover ng wardrobe cabinet nila. His and her, and sabi ko nga po sa owner, ang galing. Kasi hindi halatang wardrobe cabinet sila pagpasok. Ang nangyayari po kasi, nag-a-add po siya ng magmukhang lalong spacious ang loob po na kanilang bedroom. Next po natin, yung kanilang master's bathroom. So ito po, isa rin sa pinakamagandang part po ng house. Ang natuwa po ako dito, yung tiles na ginamit. Sabi ko nga po kay owner, sir, saan niyo binili yung mga tiles ninyo? Ang unique ng design. And sabi niya po sa Tiles Depot, tingnan niyo po yung effect ko. Parang silang may mga scale, ganyan, pero hindi. Matte finish pa rin po yan, 60 by 6 na porcelain. And ang galing niya mag-match ha, tingnan niyo po yung flooring. Bagay na bagay po sa wall tiles niya. 60 by 6 na matte finish din po yan. And ayan po again, yung kanyang nilagay na mga bathroom fixtures dito. Ayan. And tuloy po kayo sa kwarto ko, ito po yung itsura niya. Hindi, joke lang, hindi po sa akin to, no? And ito naman po yung bedroom ng kanilang daughter. So meron din po yung fluted panels na accent wall and same vibes din po sila ng bed frame na ginamit po sa master's bedroom. And tingnan niyo po, yung window dito is naka-louver din. Naka-front po siya sa kanilang garage and naka-lime wash din po yung wall na may black po. Tapos ito po yung tiles na ginamit. 60 by 120 din po ito na matte finish. Iba pong pagka-shade ng gray yung nilagay. Yung gray po net is light. Tapos dito po may bathroom. Barn door pa rin po yan. And tingnan nyo po, ang linis po ng mechanism. Nakatago sa wall yung mechanism ng barn door. And ito po siya. Ayan po mga ka-viewers. So, ganda diba?
ang linis tingnan. Yung mga tiles po again, sa tiles di po nila kinuha po yan, kaya ang gaganda po ng datingan. Ayan. Then ito naman po yung kanilang shower. From master's bedroom po mga ka-viewers, ito po yung view. Talagang napakaliwalas po ng house. Yung talagang open concept is na-achieve. Next po natin mga ka-viewers, ito naman po ang kanilang outdoor garden. And syempre, para po sa ating kilala na rin itong lanay. Nung nakita ko po ito, ang ganda. Kasi ito yung talagang typical na outdoor garden na talagang umuulan po ng halaman. And tingnan nyo po yung trees nila. Ito po, nung nagpagawa sila ng house, andi dito na po yung mango tree na ito. Di na po pinatanggal ng ating subscribers, pinatrim niya na lang po. Then, iba't iba pong klase po ng mga halaman. Ayun. Then, ito pong tiles na ito na pinakita ko sa inyo sa vlog kanina, sa first part, yung sa City Mini po. Nilagay din po nila yan dito. Tapos, naglagay po sila dito ng roof na meron pong polycarbonate po sa taas. Ganda, no? Tapos, ito po, naisipan po ng owner maglagay po ng mga string lights to add another vibes po dito sa kanilang outdoor garden. One thing po sa nagustuhan ko po dito mga ka-viewers, aside po sa may mga string lights siya, yung owner po nag-decide na lagyan po ng parang hose bawat area po para po pag magdidilig po ng halaman is as one na lang. So, yung datingan po niya parang po may mist effect dito po sa kanya outdoor garden. Tingnan niyo po. Ayan. Oo, parang siyang rain po. Ang ganda, no? Ang galing nila. Sabi ko nga po doon sa owner eh, mga interior designer po ba kayo? Kasi talagang DIY lang po talaga ito. Sila lang po yung mga nag-design po talaga ng whole house nila. Ang galing. Alam niyo po mga ka-viewers, sobrang natutuwa ko din sa outdoor garden nila. Ang sarap magtambay dito, no? Kasi talagang, basta wala akong masabi, important po nila, nakaka-believe, as in sila lang po gumawa niyan. And syempre, habang nagko-coffee ka dito, tinitingnan mo ka ng outdoor garden, meron pong ceiling fan na the remote. Ayan. Cool, no? Tapos yung nakikita niyo dito, ang accent, eh, same din po na pinakita ko sa inyo sa front ng house. Ito po yung natawag nilang breeze blocks. And lastly mga ka-viewers, bago po matapos ang ating vlog, ipapakita ko naman po sa inyo ang kanilang pantry at ang auxiliary kitchen. So, dito po yan, located dito, malapit sa kanilang main kitchen po. So, start po tayo mga ka-viewers sa kanilang pantry. Dito po yan located. Ayan, napakaluwag po ng pantry nila. And marami pa pong ilalagay yung owner po niyan. Gusto ko rin ng ganito eh, yung parang may sari-sari store ako sa loob ng house. Nakakatawa, luwag po ng pantry nila. And dito po papunta sa kanilang auxiliary kitchen, meron din po dito accent wall na bricks. Ganyan, and natuwa po ako, talagang nakaka-motivate po yung mga nilagay nila dito mga food. Parang siguro pag po Monday, yan, bulalo, binagoongan, Tuesday, sisig, Wednesday, ganun no. Saka nakaka-inspire siguro pag magluluto si ma'am kasi tawag dito, nakikita niya yung mga peg niya na gagayahin gaya nito. Tapos ito po yung auxiliary kitchen nila. Naka-modular cabinet po yan. Then yung owner po nag-decide po siya magpagawa po ng kanilang outdoor guest house and outdoor bathroom po para po pag may mga bisita, ganyan. So sinama na rin po natin sa vlog no. So dito po mga ka-viewers, yung wall po is naka- lime wash, ganyan, and meron pong double deck. Then ito po yung tiles na ginamit, matte finish. So, ang maganda po kasi sa industrial, kahit po imperfections po yung mga makikita nyo sa loob po ng house is okay lang. Kasi ganun po talaga pag sinabi pong industrial, kasama po yung mga imperfections. Kaya tingnan nyo po, pero hindi sila lata. Then ito naman po yung kanilang outdoor bathroom. Napaka-spacious po niya. Ayan, no? Luwag. And ayan po mga ka-viewers, ang bahay po ng ating subscribers dito sa Pangasinan. Sana po ay nagustuhan ninyo at meron po kayong nakuhang idea. Kasi po talaga pong wala po kung masabi ko hindi po talagang napakaganda po ng house. And talaga po ang dami yung makukuhang idea sa design po, no? Ngayon po gusto ko lang po din magpasalamat po sa ating subscribers na in-invite po nila tayo sa house. At talagang sinare po ito sa atin at sa inyo. Kaya thank you po ma'am and sir and congrats po sa inyong pinagawang house. And again, kung gusto niyo naman po malaman kung sino po ang gumawa ng house nila, ilalagay ko po sa description box po
yung link para po makapag-inquire po kayo. Kung gusto niyo naman po magpa-house tour sa akin, pwede niyo po ako i-message sa aking Facebook, Billy Talaida Vlog, para matour po natin yung mga dream house po ninyo at ma-share po natin sa ating mga fellow subscribers. So again, maraming salamat po ulit sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!